in-invite mo ako dito, lalaglag kita sa lahat. Mali pala ito. Mali pala ito. In-invite mo ako dito. This is my chance. Mas tinatamad ka ba ngayong quarantine na mag-workout? I guess tinatamad is not the correct term. So, lazy. Kumbaga yung sweetness kasi ni Eliza parang gamit na hard to find. Oh, so, grabe! Hindi ha? Okay ka? Ang sama na ako yanin mo! Welcome to our vlog! Hi guys! Welcome to my vlog. So today, magka-try tayo ng mga food na galing sa mga small businesses na nagawa ngayong quarantine. Nakikita niyo naman, tinauna na si Kiefer mag-try. Pero alam nyo, very important na supportahan natin yung mga local businesses kasi syempre, mahalin natin ang sariling atin. And napaka-creative, napaka-galing nilang mag-isip na in the middle of this quarantine, nakagawa sila ng mga iba-ibang recipes na pwede nating matikman. Pero may konting twist pala to. So habang tumitikim tayo ng mga pagkain na to, may mga konting tanong para mas makilala tayo ng mga fans. At mas makilala namin ang isa't isa actually. Ready ka na ba? Ready. Ready na siya, kumain na nga siya. Sumagot, hindi. Sumagot, hindi. Ako mahirap talaga sumagot. Sasagot kami ng mga questions na who's more likely to? Game. Ready? First question. Sino ang mas ikot? Feel ko equal. Feel ko pantay. Fair feeling ko, mas napipikon ako. Pagdating sa kanya. Feeling ko but mas napipikon. Other things, hindi naman. Hindi, feeling ko mas pikon talaga siya. No! Malilit na bahay. Hindi, competitive. Like, minsan nilalagay ko lang yung damit ko sa floor. Tapos parang ahas. Lagay ko dun sa hamper. Diba? Parang, hindi naman ako pikon. Sinasabihan lang kita. Hindi pikon kayo. So, dahil ako ang pikon, ako na lang pipili ng pagkain. Tataglapin ko na lang. Kasi baka magpikon ako ngayong araw na ito. We've been trying ube pandesal this whole quarantine. Cuatro hermanos. Balita ko, batang volleyball player daw yung gumagawa nito. Oh, no. Ay, yung ube sa loob, guys. Masarap kasi yung bread. Rich in ube. And yung bread, hindi siya yung mahangin sa loob. Masasarap pa ito pag mainit. Sabay mo sa coffee or sa breakfast. To the kiddo. Magaling na mag-volleyball. I'm sure makikita niyo yan sa Instagram or Facebook. Magaling pang mag-drink. Yun. Who's more likely to say sorry first? Si Manu. Ako. Siguro mabibilang ko lang yung times na nag-sorry ako kay Manu kahit ako yung may ginagawang mali. Actually, kahit wala akong ginagawang mali, nagsisorry ako sa akin. Pero before, way before. Huwag ka na mag-explain. Mabibili tayo ng kakainin natin. Yeah! Bashi by Warrior and Chiki. Meat and mushroom. Ito, tuna and can. Kasama siya. Of course, eco knife. So may kasama na siyang ano? Seaweed. Ito isa din to sa mga favorites ng quarantine natin. Oo. Oh, oh. Pasarapan sila. Kanya-kanyang gimmick. Honestly, first time ko nakatry ng tuna. First time nakatry ng tuna bake. Hindi siya tipid sa toppings. Sulit talaga siya. Mashimiti. Mushroom sauce tuna. May konting parang spicy pepper, pepper-ish. Diyan sa first time namin mag-ano, mag-bake sushi na may meat. Kadalasan siyempre, kani, salmon, yung mga yan. Mango. First time. Who is more likely to be late? To be late? Me. Manong. Pero yung late ko, hindi naman siguro late na... Explain yourself. Mga 2 minutes late lang. Pero in all fairness to Manong, pag games naman or call times, lagi naman siyang maaga. Pero hindi nabaliktad eh. Sa school, laging late. Pag nabasit na ito, lagi siyang nalilate. Medyo matamis naman. Suman, presentation pa lang. With ube and lechon. So this is from Kakanin Cucina. Wow! Marami sa presentasyon. Oo nga. Okay, ang galing naman nila. Parang ano? Sarap yung pagkasuman.
na paras. Typical na. Pinoy na Pinoy. Oo, na sumat. Perfect to sa mga ano family gatherings. Phenom Approved. Next question. Who is more likely to spend? Ang dami ng mga question. Me! All the time! Pero, guys, galante ako. Galante ako. Generous lang ako. Spend siguro. Disclaimer! Spend siguro dahil gusto ko lahat. Kumbaga, meron. Pag may birthday gift, regalo, paggagastosan ko talaga. Pag gumagastos si Manong, yun nga. Hindi lang niya iniisip yung self niya. Iniisip niya rin full family. Ako, nadadamay ako. Hindi, dahil kanina pa tayo kaya ng kaya nito. Tikman natin. Mukha mo. Mukha mo. From Kukiko Coffee. Yan. Made with guava, pandan, honey, and lemon. Never ako nakatry ng guava tea. Masarap to pag malamig na malamig na malamig. You know, honestly, yung amoy niya, hindi siya medyo appealing. Pero pag natikman mo siya, masarap talaga. Sarap, sarap, sarap. Yeah. So yung mga guys, I like this. Yeah. And Phenom? Approved. Who's more likely na tama rin pumunta sa training? Pilga ako na lang. Parang ikaw gumawa ng question. Ha? Never ako nag-absent. I-defend ko yung self ko. Never ako nag-absent. Pag nalilate ako, siguro once in my life. Never ako nag-absent. Pero hindi din naman ako tinataman. Ano lang? Ano lang? Late. Let's try the shawarma. Wala siyang, actually wala siya sa Instagram. But they have like Facebook from Charlene Gorilla. They search na lang ba si Maring Charlene? Kitita Charlene. Siya yung isi-search nila. Oo, isi-search nila. So, they have rice. May 30 year wrap. Yeah, 30 year wrap. Shawarma actually. Beef. Beef. May tapos may gulay. Tomatoes and cucumber. Ito pa, kasama pa to. Koli baked sushi sa mga hindi masyado nagka-carbs for pero nakikrave kayo ng baked sushi. Mas tinatamad ka ba ngayong quarantine na mag-workout? I guess tinatamad is not the correct term. So, lazy. How do you motivate yourself to work out in this situation? Like it's so like it's uncertain. Joke lang pa. Yes. Parang lalo na sa situation ko. Explain natin sa mga tao. Kasi syempre di ba nanggaling lang ako sa suspension. Unlike nung suspension ko, nilook forward ko yung day na malilift eh. Pero ngayon iba eh. Kasi di ba wala uncertain lahat eh. Walang date, walang kahit kailan mangyayari. So, hindi naman siguro push. It's still, there's still no excuses pagdating. Kung gusto mo magtrabaho, wala mo talaga magugustuhin at gugustuhin kung magtrabaho. Pero hindi ako marunong gumawa ng shawarma. Nag-feel ko nga. Pizza. Pizza labas. Yan, mas kagating mo naman 2 times. Marap yung garlic sauce. Kaya malito yung kagat ko, naka-isa na ako kanina. Alam mo na yung lasa. Ano yung lasa? Kasi kompleto. Hindi, tsaka sabi yung beef. Diba? Hindi siya yung... Sarap lang. Hindi kayo lugi. Kaya Phenom Approved si Maring Charlene. Yan. First time ko kasi makakatry ng Koli baked sushi. Matatapon ko. Diba? Pero masarap. Hindi ka na-expect mayroon yung lasa. Yung ginawa siyang cauliflower rice, nag-shred siya ng cauliflower, yun talaga yung nasa ilalim. Ano ba yun? Guilt-free. Yeah, it's really good. Actually. Who is more likely na maglambe? No! Bakit? Parang lagi kong kasalanan lahat ako ng hindi, but, sorry. That's a good thing, no? Walang na maglambing. Ikaw kasi medyo random eh. Random siyang tao. Tatawagin niya lang ako. Marang! Siyempre, babangin ka. Pag mo, ganun. Kumbaga yung sweetness kasi ni Eliza, parang ano eh, parang yung gamit na hard to find. Parang gamit na hard to find. Limited edition. Pagiging sweet niya, medyo ganun. Nahihirap eh, mahirap tigayin. Pero pag naging sweet naman, pero papalapit na pa rin birthday niya, yung ganun, may gusto oh, pala grabe, siya. Grabe, hindi ah! Oo, ikaw! Ang sama na ako, ganyan mo! Ito. Subukan natin ito.
This is from Josh Villanueva, Cookie Channel. Cookie Chanel? Ah, Cookie Chanel. From Josh. Ito na naman, sulit na sulit. Red Velvet. Oh, ito yung ano red velvet niya na yung tinatawag na candle. The candle, si candle. Si Manong, maglalambing siya in such a way na lagi siya magdadala ng... Subuhan ko siya, tapos iwan ko yung kutsara. So, ganun pa lang. Pero ito, sobrang sweet niya, guys. Favorite ko yung cookies na soft bake. Tapos lagi siya maghahanap ng kung saan merong soft bake na cookies. Mga pero ganyan. Masarap nga ito. Pero ito, Cookie Chanel. Masarap. Masarap. Sobrang sulit Phenom ano. Approved talaga. Then, sige, if there's one thing na gusto mong goal mo na mabili, ano yun? Mabili ko na actually lupa. May lupa na gusto mong bilhin para... Ang galing naman. Mabiyam. So, we'll try. Kanina cookies ngayon. Brownies. From? Baking for Bob. Ito. Regaling dito sa friend natin, si Joyce Palad. Smells so good. Brownie. Nung nakakuha ka ng pinaunang talent mo sa endorsement, anong pinaunang ginawa ko? Hindi ko maalala. Pero for sure, since ako to, tinago ko lang siya. I honestly think na lahat nun, from endorsement ko, endorsements ko simula college, lahat ng allowances namin, like allowance. Dami. Kasi ilang years yun. Parang inipon ko lang lahat. Tapos the first thing na ginawa ko right after college, nagpatayo ako ng house for my parents. Yun. Parang dun lang inipon ako na lang kasi nakaset ka lang sa house. Yun yun lang yung goal ko nung time na yun. Ako yung first ko talaga. Masarap to. First ko talaga is Iloilo House. My house in Iloilo. Kasi nabili ko yung house in Iloilo back when I was in first year college. First year pa lang. Paano naman? First year college. Amazing. Doon ko siya nabili. Mahirap tigilan yung mga ganyang pagkakabili. Yung taas niya, hindi siya nakaka-umay. Tostado, pati yung ilalim, pero very moist yung loob niya. Who is more likely na makalimot mag-toothbrush sa gabi? That's not me. Ba't i-benchig ka? Kasi tuturo mo kasi. I-benchig player ka. Like, brush, hindi naman siguro makakalimutan ng kahit sino. Unless talagang medyo ganyan ka talaga nun. Butter Diaries, guys. Ensaymada. Check them out. Butter.diaries on IG. Oh, it looks... very good. Go. Yeah. Get one. Most siguro na... ng ipon niya, napunta sa ngipin niya. Ano, very colorful ang story ng ngipin ko. Nag-braces ako ng dalawang beses, tapos inoperahan ako, binuksan yung palate ko. May nakita ng ngipin malapit sa nasal something ko. Mm. Nasiko ko dati ni Kevin. Ferrer? From USD. Mag-smile ka. Bakit? Para makita nila maayos na yung ipin mo. Bami. Pero try mag-smile ka kasi napakasarap nila. Bami brownies. Try mo. Nag-overflow yung ano, yung lasa niya sa bibig ko. Okay lang ba? Sobrang. Sarap ng cheese na nilagay nila. Phenom approved at all talaga yan. Ito, Phenom approved talaga. Who is more likely na pumatol sa mga online trolls? Ha! Ako! Me! Oh, bakit mo ginagawa yun? Me! Because it has to be said. Yung pagkasagot mo, syempre that very witty and very casual lang. Ganyan kayo magsalita towards sa amin. Pag umano kami, pag sumagot kami, huwag nyo kaming tatawagin patola, ha? And sometimes, kasi nagre-reply lang kami sa inyo. Kailangan lang din na yun naman yung gusto nyo. Kailangan ma-inform din sila na ito talaga yung nangyari. Well, hindi naman i-explain. Hindi ko kailangan i-explain. Pero, I mean, ma-inform sila. I'm not saying you have to explain. Kaya pag sinagot kayo, huwag kayong magagalit, ha? Dahil dyan, tumili muna. Relax ka lang. Pili muna tayo pagkain para... Hindi, gusto ko yung kape. Nasaan yung kape? Lumamig ka. Saan yung course ko? Ayan na. Kukunin ang ano natin yan. Guys, dun sa mga gusto mag-exercise, gusto magpa-condition, athletes and non-athletes, subscribe kayo kay Coach Justin. Okay, hi. Dito ka sa gitna. Mag-subscribe kayo sa kanya sa online workouts niya, guys. Justin.Aquino. Oh, di ba? Hindi lang Justin Aquino. Woo-hoo-hoo! So, ito. Celestial Brew, cold brew, 14-hour blend. 30% Jamaica blend, 25% French roast,
45% Arabica blend. A total of 100%! Wow! Ganda yung sama! Holy Pero wow. alam mo, hindi lang yan yung mga pinadala nila sa atin. Kapag nila pinadala for us. So, we have mga cookies also from Celestial Bites, that PH naman. This is rich double dark chocolate cookies. Cookies also. Hindi siya umiya. Ang tapang. Kaya kayo paglaban? Oo. Parang ako kayo paglaban. Huwag ka nang uminom. Hindi ka uminom ng kape. Nagigising ka talaga. Woo! Okay na ako! Trolls mo, no! Okay na! No! Laban na to! Nangingay mo. Cookie chip and walnut choco. Choco chip, yeah. Alam mo, pang social yung lasa talaga nito. Not your typical cookie. Hindi siya matamis. So, since pinag-usapan natin sino mapagpatol sa haters, sino naman ang more likely na ma-affect ng mga sinasabi ng Meron kaming ano dyan eh. Immunity. Pero siguro at first. Not to brag, not to brag. Pero ano kasi, para it's something that you have to learn. Na meron at meron talagang taong mag-criticize sa'yo. And para maging mas magaling kang athlete, mapakita mo na hindi ka na-affect sa mga sinasabi ng ibang tao. Pero try natin yung sapin-sapin naman. Pag-unawin, ituloy yung pinag-uusapan natin. This is from also Kakanin Kusina. Ano yung pinaka nakaka-inis pero natawa ka na sinabi ng basher or hater mo? Like, sobrang nakakatawa. Pero nakaka-inis. Sa mood. Hindi raw tayo magtatagal. Yun ang pinaka. Naalala mo nung yun talaga yung naalala mo. Sabi nila dito tayo magtatagal eh. Oh, hello! Welcome to our vlog! Malayo yun sa ito, no World Cup, yung dribble ka ng dribble. Traveling ako nung pag hindi ako nag-dribble. Ikaw, ano ba sa'yo? Ano kung pinaka nakakatawa? Nakakatawa? Pero medyo siyempre tatamaan ka. Yung sinabi nila na slave daw. Slave? Slave, kasi may color is like this. Oh, some racist. Toot! Hindi ba pinakakatawa yung sinabi nilang nag-wagay-way oh, na duty clean dun sa Araneta ng last year mo? Oh. Alam mo, buti na lang talaga pumalakpak din yung mga tao or nag-acknowledge na lang umiikot ako kasi parang... Give credit where credit is due naman. Pero guys, pasensya na po, pero hindi ko rin po sinasadya. Pero itong... Kakanin lovers will love this. Yeah. Sapin-sapin. Who is more likely to get lost, even with weight? Not me. I'm confident na medyo maayos ako sa... May sense of direction talaga ako. Kahit pag bumabay ako sa... Pero feeling ko ako. Pero totoo ikaw. Pero feeling ko ako. Minsan may mga alam ko nang nakakailang beses sa punta ng pinapalating pasako pa rin. Hindi niya naaalala talaga. Parang paano hindi maaalala yung lugar? Wala ko tagagalit. Pero, parang siya. Ito, titikman natin ito ngayon. Pulutan sa tayuman. Ano ba ito? Dinakdakan? Saan gawa yung dinakdakan nung? Sa... Dina. Tsaka sa dak. Hindi, ano lamang ito? Lamang loob, lamang loob. Ayan. It's a yummy. It is a yummy. Hindi ko po alam yung feeling na nagpupulutan at umiinom, pero iuulam ba ito sa kanin? Tsaka isabay na rin natin ito sa the pasta lady. Sa Instagram, at the period pasta lady. Cha-ay. The regular milk tea. This is salted egg. Gusto ko rin kasi longganisa. Saka madami oh. Kita nyo naman guys. 45 pesos lang to. Ito si The Pasta Lady din to. Three cheese lasagna guys. Meron siyang apat na cheese. I bet masasarap siya pag mainit. Para masarap siya. Phenom Approved. Who is most likely na, more likely na kampihan ni Tita Musa? Siya. Bakit? Pero before ma-explain yan, try natin yung pan. Crossworthy PH. Ito siguro yung first time ko ay makakatikim ng apple pie. Siyempre ikaw ang kampihan. Kasi lahat ng gusto ko ayaw niya.
If sa ating dalawa, ako yung kakampihan ni Tita Molly. Pero pag syempre sa inyo, kakampihan ka pa rin. Trustworthy PH. It is worthy of your money and worthy time. Worthy of your trust. It's good. Hindi siya masyadong matamis, which is good. Social yung apples niya. Paano mo nalaman lang niya? Yun yung lasa ng manalami sa probinsya. Who is more likely to make a careless decision? Okay, Bec. Medyo mainit yung usapan na to. Kailangan natin na magpapalamig. So, anong gusto mong flavor? That's me. Banana. Banana. So, this is from Pinas. We love this. Okay. Ako, feeling ko ako. So, kasi ano yung careless decision? Very impulsive ako. Kaya nga yung minsan napapagastos kasi kung yung gusto bilhin. Kasi sa amin kasi mas siya yung mas maplano. Bago gawin lahat, nakaplano lahat Monday hanggang Sunday. Medyo ganun siya, very detailed yung tao. So maganda kasi opposite kami na sobrang opposite kaya po, pag nasasabi niya na mas pikon ako, alam niya na po kung bakit, diba? Yan lang. Pero nabusog ako, shocks. Pero sobrang sarap ng mga pinadala talaga sa atin, pero nabusog no? Ako, guys. Walang biro, guys. Paano ako mag-workout nito? Doon nagtatapos ang ating Q&A or who's more likely to or and ang pagtikim natin sa mga small businesses, sa mga local businesses na nabuo ngayong quarantine. Yeah, talaga naman, support dapat natin sila. Oo, nag-enjoy talaga kami. Saludo kami sa mga local businesses, yes, small businesses. Siyempre, we have to support our own, yes. Our very own. So maraming salamat po sa lahat na nagpadala ng food. Thank you, Manong, for answering and for sa paglaglag sa akin. Comment below kung ano pa yung mga gusto nyong gawin ko or gawin namin ni Kiefer sa vlog. And siyempre, don't forget to like and subscribe. So thank you so much, guys. See you again soon.